Magandang umaga po. Ako po si Yana at isa po akong domestic helper dito sa Hong Kong. Bago po ako nakapagtrabaho dito, nakapagtrabaho din po ako sa Kuwait, sa Saad Abdullah Jara po. So, kamusta po dyan yung mga kasamahan ko po na nandyan pa rin po ngayon? Okay. May mga kakilala po kasi ako na nagtatrabaho sa Middle East at nagtatanong po sa akin kung kamusta ro ba, safe pa rin bang mag-apply dito dahil balak po nila na pagkatapos ng kontrata nila eh mag-apply din po dito sa Hong Kong. Alam naman po kasi natin kapag dito po kayo nag-apply ay may gagastos din po. Gagastos po talaga kayo. So nagtatanong po sila para naman po hindi masayang kung sakali yung gagastos nila dito. Alam naman po natin mahirap kitain ng pera. Okay. Sana po makatulong tong video na to sa inyo. Dahil alam ko po na hindi lang sila ang nagbabalak na mag-apply dito pagkatapos ng kontrata. So, una po, wala naman pong ban. Tuloy pa rin po ang pagtanggap ng mga aplikante at pagdating po ng mga bagong workers dito sa Hong Kong. Pangalawa po, pagdating naman po sa kaguluhan dito sa Hong Kong, inaabisuhan naman po kasi kami ng konsulado kung saan po yung magkakaroon ng protesta para po maiwasan yung lugar na yon. Hindi rin po nagkulang mga employer na sabihan ng kanilang mga helper na mag-ingat at iwasan ang mga lugar kung saan magkakaroon ng protesta. At bilang mga OFW po na nandito na, sariling pag-iingat na lang po. Hindi na po kami nagpapakalayo-layo kasi po nagkakaroon na rin po kasi ng aberya, ng problema yung mga MTR dito at maaga na rin po silang nagsasara. Yung MTR po, yun po yung kasi yung train station po dito sa Hong Kong. First transportation po dito sa Hong Kong. Nadadamay na rin po kasi yun sa kaguluhan dito sa Hong Kong, nagkakaroon po ng problema dahil isa po yung sa sinisira nila. So, yun po. Ang lagi ko pong sinasabi sa mga kakilala kong nagtatanong sa akin, huwag po yun yung pagtunan nila ng pansin. Siguro po, mas mag-focus pa rin po sa trabaho, sa magiging trabaho dito, sa magiging employer. Kasi, yun po yung ipupunta natin dito. Iba rin po kasi ang Middle East, ang employer sa Middle East at dito sa Hong Kong. Dito po kasi sa Hong Kong, medyo meticulosa. May pagkaganon ng mga employer dito. So, ibahin po natin yung ating kaisipan. Huwag po natin masyadong i-focus sa kaguluhan dito sa Hong Kong. Pagtuunan po natin ng pansin yung magiging employer po natin dahil sila ang makakasama po natin. Sabi Meticulosa, share ko lang po sa inyo ng slide yung experience ko po pagkarating ko po ng Hong Kong. Sinundo po ako ni Sir sa agency and then nung dumating po kami sa building, sa lobby po, pinasa po ako kay wifey. Sa lobby pa lang po, hindi pa po ako nakakarating mismo dun sa flat nila. Okay. Si wifey po, binigyan po ako ng paper bag at yung laman po ng paper bag ay isang pares ng underwear at isang pares ng bihisan. Okay. So, si Inday naman po, taranta sa pagbihis, binilisan ko talaga at pagbalik ko sa kanya, sabi niya sa akin, "Did you take a bath?" Sabi niya ganun. Sabi ko, "No, ma'am." "Why?" So ako, syempre na-shock po ako. Maliligo rin po pala ako. Although may liguan po dun sa loob ng CR, hindi ko naman po talaga na-expect na maliligo din po ako. So sa madaling salita, naligo po si Inday. Tapos bumalik din po ako agad-agad sa kanya right after. Tapos, pagkatapos po noon, inikot niya ako doon sa lugar kasi connected po yung building sa mall.
Iniikot niya po ako kung saan-saan po siya namimili ng mga ararakat niya. Pero sa totoo lang po, hindi ko po natandaan. Kahit isa po doon, wala po ako natandaan. Lalo na po, tanghali na nung time na yun, medyo nagugutom na po ako. At ang bigat-bigat na po sa pakiramdam ng bag na dala-dala ko. Dahil katamtamang bag po yung dala ko. Kasi sabi sa agency, wag daw magdadala ng malaking luggage. At habang nag-a-apply, may mga nakakausap po ako ng mga pabalik-balik na sa Hong Kong at yun nga daw po, may mga ibang amo na hindi pinapapasok sa bahay yung mga luggage, yung iba po pinatatapon, mga ganong kwento. So, nagpasiguro lang po si Inday, hindi rin po talaga ako nagdala ng luggage. At yun nga po, ang bigat-bigat na, pero tiis lang po, tiis lang si Inday. Yung bag, dumiretso po kami sa isang laundry shop, okay? At lahat po ng dala kong damit, pinalabhan po ni amo. Wala po ni isang damit akong inuwi sa bahay nila. Lahat po pinalaundry. So, yun po yung experience ko bilang baguhan dito rin sa Hong Kong. Dito po sa Hong Kong, nag-terminate ang mga amo. Isang buwan, isang linggo, sinasauli pa po sa agency. Minsan nga, 9 months na, akala mo okay ka na. May problema pa rin pala si amo sa'yo. Nateterminate pa rin po. Sa batch namin, iilan lang po kami natira. Kaya, salamat po. Awa ng Diyos. Hanggang ngayon, nandito pa rin po kami. Nagtatrabaho. So, yun po yung kung bakit ko nasabi na kung balak nyo talaga magtrabaho dito, eh, huwag nyo pong pagtuunan na pansin yung kaguluhan dito. Hanggat wala pong ban, siguro po okay pa, pwede pa pong magtrabaho dito. Ang pagtuunan nyo po ng pansin yung pamilya na pagtatrabahuhan nyo dito. Since experience na po kayo na magtatrabaho dito sa Hong Kong, i-apply nyo lang po kung ano yung natutunan ninyo. Dahil dito sa Hong Kong, hindi po kasi pwede na hindi nyo alam ang trabaho dito. Unang-una po, hindi po biro ang laki ng gastos dito. Tapos mati-terminate lang po kayo. Although makakahanap naman po kayo ng amo, kaso lang po, syempre, sayang po yung panahon. Sayang din po yung perang nagastos nyo na dun sa amo na yun. Yun po guys, sana makatulong tong video ko sa'yo. Ito ay hindi para takutin ka. Ito ay para bigyan ka ng idea, lalo na kung first time mo ring mag-a-apply dito sa Hong Kong. So, yun po. Sana magustuhan niyo yung video ko. And please subscribe and please hit the notification bell for other videos. Thank you!